Umaga sa inyong lahat mga kababayan. Nandito kami ngayon sa Davao City at ito pong lugar na pinuntahan namin ay dito sa Kalinan, Davao City. Medyo malayo po ito sa Davao. O kaya't naglakad kami at sumakay ng motor o habalabat para lamang po marating namin itong lugar na to, bundok. At yung tutulungan po natin dito ay dalawa daw matanda na nakatira sa tabi ng ilog. Medyo malayo pa kami, no? At nililibang ko yung sarili ko sa paglalakad dahil ang dami pong mga puno. Mayroon akong makikita dito ng mga yan, no? Kakao. Yan. Daming kakao dito sa Mindanao. Napaka-refreshing pong maglakad. Napaka-refreshing ng paglalakad. So, makikita ka pa dami. Dito po sa lugar na ito ay mayroon kami mga nadadaan ng mga village din na mga tribe yung nakatira. May mga kubong nakatira dito sa bundok na ito. Mga pamilya rin sigurong nakatira. Nakarating na po kami dito sa lugar ng ating tutulungan dito sa bundok na to. Nasa malapit po sila sa ilog dito. At nandun po yung kanilang bahay. Hi, Nay! Hi, Nay! Ang gandang hapon po. Pwede po akong pumasok dyan? Okay. Pwede pa ka. Hindi ka. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Okay. Okay lang po kayo? Okay lang kayo dito? Okay. Ano po pangalan niyo, Nay? Felisa Sandipal. Si Tatay, ano pong pangalan? Romeo Sandipal. Okay, ay ilang taon na po kayo? 1993 kung nandito. 1993, nandito na po kayo. Ilang taon na po kayo ngayon? Mga mga 20 at pagkakang tingali. Saka, pilay mo edad? Pilay mo edad pa yun. Hindi ako? Oo. Paan? 32 sa karoon. 62? Karoon si nanay? Mga 80. 80 na kayo? 80 years old na po kayo. Ay, sige, magandang ka akong practice. Maskin, hindi akong buhato. Okay. Hindi magandang. Wala ko na interpreter. Nanay po ay 80. Okay, si tatay ay 62. Okay, bakit po kayo dito nanirahan sa bundok? Sa Orman Sirgol, tiguang naman ko. Wala makunit makita doon nga among atilahan. Wala ko ibayad. Adto ko dito sa akong mga anong parente. Wala mo ko ibayad. Bakit mga suga, matubig, kahoy, talikon man. Okay.
ginawa. Dire lang din, naghangyo mi sa tagian ng planta, ano, nagpuyo ba kayo? Dahil wala mo kami makuyuan. Okay, naintindihan ko naman konti. Okay. So, kaya po daw sila dito na nirahan, eh, wala naman silang pambayad o pang-arkila ng mga renta sa bahay. Ayun po. Okay, nasan po ang inyong anak? Ay, tuwa sa isa sa Maynila, isa tuwa sa Bubong, isa tuwa sa Balusong. Okay, mayroon kayo anak sa Maynila? Oo, sa bahay. Ano pong pangalan ng anak nito? Roger, hindi kami. May asawa na po yun? Naayat po. At doon na sila nagtira sa Maynila? Oo, nalarbaho ng good. Parang, hindi makakayo mapwede makadool dito, kayo layo man. Ano ang usahay? Magbagos na lang kung mga sila, gaarin yung kakaon ko. Saan ko? Kung sa dili ka mong sakit akong dawal, mamugha kong kahoy. Namay maligo sila, mapalit kahoy sa ako. Eh karoon naman ko nababati na masakit ng akong lawas. Masakit na daw po yung mga katawan niya. So, ang ginagawa ni nanay po, nagsisibak sila ng kahoy para kung may naliligo dito sa ilog o sa sapa, bibili sa kanila po ng kahoy. Yun po yung pang source, kumbaga po, source ng income. Tapos meron po silang walis na binibenta rin nila na dito rin binilaking nakuha. So, ibig sabihin, hindi po ba kayo natutulungan ng inyong mga anak? Ang usahay mo, desod-desod din si Rugod. Eh, gamay lang ang yalang kita. Usahay, pala, andin ko ginagmay. Kulang pa sa ila kay lima namang god ang anak nila, kada isa nila. Kung baka mahirap din po yung anak ninyo. Oo, okay. Rider namang god siya sa kanang motor. Eh so, paano po, eh, sa senior na po ito, paano nyo, nakakapagtrabaho pa ba kayo ng maayos? Diba, hindi na po. Hindi na kayo nakakapagtrabaho ng maayos? Hindi na. Ngayon na. Rayuma. Opo. Ano po ang, kapag halimbawa, walang suporta yung anak niyo, paano po kayo dito? Kasi, lang, mo suporta si sila sa baliit lang. Okay. Ang trabaho niya, kunti mo lang, trabaho niya dito. Kadawa, di sila kapunta dito. Kaya ngayon, lagi mga kuwan, hindi yung COVID, di sila kapunta dito. Meron po ba kayong bigas ngayon? May gamay pa. May konti. Konti na lang. Grocery, wala din po? Wala. Wala. Okay. Pasensya na kayo mga kabayan. Hindi kami nakapagdala ng grocery. Dahil ito po ay wala sa plano na mapuntahan namin. At ito ay, kumbaga sinadya. Pasalamat tayo kay konsehal. Ito po ay konsehal ng barangay. Konsehal, salamat po. Maraming salamat at sinamahan niyo po kami dito. Ito pong lugar, ano nga pong nasasakupan niyo ito? Ito, Sitio Banod, Purokto, Barangay Kawayan. Okay. So sila po ay matagal na pala ditong nakatira? Around 15 years na ba kayo dito? 15 years? Around 15 years na sila. Tagal na nga yun. So wala talagang kabuhayan yung dalawang matanda dito. Nay, magbibigay po kami ng konting tulong para po sa inyo. Pasalamat ko sa inyo, sir. Dili ta kayo nag-ano sa ako, dili ko maabot nini kay kani ako uban, sir. 13 pa ito ako, sir, kay moral ako sa ginawa sa kanya mang antos. Sige po, ito nai, magbibigay kami ng konting tulong para po sa inyo. Ito po ay tulong din ng mga kababayan natin na sponsor. Papasalamat lang po ako kay
Kay Ma'am Princess Maulion. Pakilagay niyo po, Juan. Salamat, sir. Eh. Wala. Ito. Pari-swerte niyo sa amo. Nandito lang. 4. Ayan, 5,000 pesos po. Para kahit paano po ay maibsan natin yung kanilang hirap na nararanasan dito sa bundok, no? Mahirap kasi walang sumusuporta para sa kanila. At mahirap din ang buhay ng kanyang mga anak. At mahirap din para sa kanila kung wala sila man lang perang hawak, pambili nila ng pagkain, pambili nila ng grocery. Nagagatas po ba kayo? No, sir. Kunti lang. And so, nahukdan ako, sir. Magulay-gulay lang yun eh. Iparis na mga. Kamuti daw, sir. Kamuti, kanang gabi. Gabi. Wala na ganyan. Wala naman kumahin mo, di sir, good. Wala siya magawa daw, sir. Ang kanilang bahay ay open, no? Dahil ito po ay kubo at gawa siya sa kawayan. Ang kanila pong pinaglulutuan dito. Ayan. Ang madalas na po nilang inuulam dito dahil nasa gubat sila ang pagkain nila. Kunting bigas, nagtatanim sila ng mga gulay dito sa tabi ng ilog. Pero kapag bumagyo, naipaano po pagka bumabagyo dito? Malakas ang ulan, aapaw ang tubig. Ano ni sir, naamang ko itim, magbalay lang ko dito sa dili maabot ang tubig. Para hindi maabot. Okay, oh, pero nung ano ba, naabot na kayo dito ng tubig? Abot sir, abot dito. Abot na hanggang dito. Okay. Hindi po ba natulo yung bahay niyo pagkagabi? Adik man sir. Hindi naman. Kaya dahil mo ganyang nagisi man good ang tin niya, kaya dahil katong nagbagyo, di man siya pwede makasaka. Parang ang taon, napunod ka yung yero na dito. Nasira. 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 Okay. Pwede po ba akong umakit, Chennai? Oo, sige. Kubo, ginang balay. Okay, sige, suot mo kubo, na. Sige lang po. Kubo lang po yung bahay nila dito. Kubo lang. Ano pang sapin niyo paghigaan, Nay? Nay, banig ba akong gilabhan mo na? Banig? Nilabhan niyo po? Oo. Okay. Sige lang po. Halika, Nay. Upo tayo dito. Upo po tayo. Ako, wala. Oo, sige po. Upo, ikaw la. Upo, ikaw. Ito po ay 80 anyos na si Lola. Ayan. Wala kang unan dito, Nay? Hindi. Asan ang unan? Ito dito. Akong ibulad mo na dito. Ay, binulad po. Okay, ito po yung kape ninyo dito. Mayroon ba kayong gatas dyan? Wala. Laki yung gatas? Wala nga. Mapalit nga din. Kasi nga, simulan yung gihatag sa ako. So, kayo po ba ay sa pagkakatong ito, wala kayong hawak na pera? Wala agad, sir. Wala? Sa umagod na ako'y kwarta nga gamay, sir. Kailangan nung tambal niya. Kaya di na ko kagwanta, sir. Sige siya agulo. Meron daw siyang pera kaso maliit lang yung pera niya tapos may isang kinakapos pa siya dahil ginagamot pa daw yung asawa niya. Okay, kumbaga magkapera kayo, maliit lang. Sige kasi, lang sir, magpasalamat niya sa inyo nga ikaw nga naluoy ka sa ako. Salamat daw kasi naawa ka sa kanya. Okay, gaano na po ganito katagal yung buhay niyo na ganito? Matagal na? Dubay na? Matagal na sir. Naamang ko akong igalaw, di rin na niya, sabi niya, kay wala ka man di, wala man kayo mapuyan, kay masaon man di, na siya katalbaho, sir. Sabi niya, dito na lang sa akong yuta. Ano sa akong yuta? Ihaman ninyo ang magtanong, God. Igo lang kong pabantay, sir. Kumbaga sabi niya kasi, wala daw silang ano daw, matirahan na maayos-ayos. Tapos sabi daw ng asawa niya, dito na lang daw sa ay lupa niya. Ito na daw sila magtira kasi hindi na daw siya nakapagtrabaho yung asawa. Kasi matatanda na po sila at hirap na nga talaga sa kanila para po maghanap buhay. May kuryente ba ka dito, Nay? Ilaw? Alang suga na lang, sir. Kaya kainang ano, sir. Lampara daw ang ilaw. Lampara? Lampara. Oo, suga. Sige po, pag nakabalik po kami dito, dadalhan ko po kayo ng ano, na solar, ha? Para mayroon po silang ilaw dito dahil bundok ko itong lugar nila. Nadala natin sila ng solar. Magpapasalamat mo siya. Hindi mo siya ako siya. Okay, dahil kung dili pa ikaw di ko maabot ining kahintan ko pa rin siya. Okay. Wala man dito yung tamahin mo siya. Nagpapasalamat po sila sa atin. Kasi narating mo daw yung lugar mo pa. Okay, nagpapasalamat po sila sa atin dahil narating natin yung lugar nila. Dahil wala naman silang
kung baga wala kayong mahihingan pa na iba ng tulong, ano po? Okay. Nay, dahil may anak ka sa Maynila at marami tayong manonood sa Maynila, no? Ano po? Kay Roger, ano pangalan? Roger? Roger Sindipal. Okay. Sa central ng iglesia, nagtrabaho. Iglesia. Okay. Ano po masasabi niyo din sa anak mo? Harap ka dito, Nay. Oh, Roger. Ani ang nagtabang sa ako, dire. Maayos siya sa ako. Gag-ila kong gitabangan. Ikaw, nagunya. Si papa mo, di naman man makatrabaho. Maluoy naman ko sa mga tao. Mauduol ko sa kanila. Sa hindi na niya ako muhatag sa ako. Ginawa ko, mangita na lang po mga gabi. Mga saging diyan nga. Aron kakaon ni. Kung mahal mo ako. Handuma mo ako in town, anak. Di na ko kaanto sa imong amahan. Alang-alang ko siya biyaan. Sir nga, dugay na din kami eh. Dung, nalinig mo ba ako in town? Dili na kayo magpakita sa ako. Ay, magbili kayo na magpakita sa ako. Siguro matiklo na, siguro ma-dool na kayo sa ako. Ang gusto ko lang sa inyo, makita ko kayo. Malipain na lang ko nga makita ko kayo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Ayan, no? Hiling ni nanay para po sa anak niya, no? Ang sabi po niya, sana eh, maalala daw siya ng anak niya. At sana daw eh, puntahan sila dito. Ayun yung gusto niya. Sana naalaala pa daw siya ng anak niya. Matagal na po bang hindi kayo napupuntahan nila? Ang tupang isang tuwig, sir, kaya di rin man siya mumubutar ko. Kaya perte mang mahala sa aliprano mo sa kay siya. Libre siya, di rin. Mahal daw kasi yung ano, masahe. Yung pamasahe sa aeroplano. Pero dito daw talaga na nakatira. Kaso nga lang, mas pinili nga na inirando sa Maynila kasi para ano, mas nakakatapid nga daw. At sana ay kahit paano ay makita niyo po yung inyong mga magulang ano, habang sila po ay malakas pa. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po ulit sa ating sponsor. Maraming salamat. Maraming salamat, Chair.